magandang hapon sa News 5 Alerts. Nagsagawa ng full-scale simulation ng National Task Force Against COVID-19 para sa pagdating sa bansa ng pagbiyahe ng vaccine shipments. Kabilang sa mga isinasagawa ay ang kunwaring pagdating ng kargamento sa NAIA Terminal 2. Idinaan ito sa Customs Clearance Procedure ng Bureau of Customs saka ibinyahe papunta sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Muntinlupa. Escorted pa ng mga pulis ang refrigerated trucks na umalis ng NAIA dala ng vaccine shipments. Inabot ng 25 minuto ang nasabing simulation. Ayon sa Department of Health, dapat ay 20 minuto lang ang biyahe para mapanatili ang sub-zero temperature requirement ng ilang bakuna gaya ng sa Pfizer. Kinwestiyon naman ni Senator Ralph Recto ang umunay pagmumonopolyo ng Land Transportation Office sa Motor Vehicle Inspection System o MVIS. Sa isinasagawang pagdinig ng Senate Public Services Committee, sinabi ni Recto na ang paglikha ng 138 na vehicular inspection centers ay isang forma ng monopolyo, bagay na malayo sa tinatayang 12 million na sasakyang dapat ay seserbisyohan ng mga inspection centers. Dumepensa naman si LTO Chief Edgar Galvante sa itinakda nilang singil para sa nasabing inspeksyon. Sabi niya, ang sinusukat daw sa inspeksyon ay roadworthiness. Pero hirit ng mga senador, masyadong mahal ang kasalukuyang singil na 1,800 pesos kada test. Para sa iba pa mga balita, pumunta lang po sa news5.com.ph at sa News 5 Facebook page. Ako po si Mean Los Baños at narito naman ang mga balita sa Frontline mamaya. Dalawang minor de edad na huling umalis sa kanilang bahay noong Enero para mag-basketball, natagpo ang patay sa Tondo, Maynila. Mga biktima, sinaksak ng ice pick at ginamitan pa ng packaging tape. Ilang vendor ng karneng baboy sa Quezon City, naka-pork holiday din sa ikalawang araw na pagpapatupad ng price ceiling sa baboy at manok. SRP sa imported pork and chicken products, pinagdansya na rin. At panukala para maging legal ang pagsasagawa ng virtual weddings, isinusulong sa kamera. Yan at iba pang mga balita at impormasyon hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas, mamayang alas 6 ng gabi.